Bago ang susunod na preliminary investigation o PI ng DOJ panel sa susunod na linggo para sa mga inihaing murder complaints laban kay suspended Congressman Arnie Teves Jr. ay tumungo ang Teves camp sa DOJ para ihain ang motion for inhibition. Gusto ng kampo na bitawan ng buong DOJ ang investigasyon dahil meron daw issue ng partiality. Hirit ni Attorney Ferdinand Topacio, lead counsel ni Teves nung una pa lang daw, ay nahusgahan na ng Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Teves bilang utak sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Wilde Gamo. Ang mga pahayag daw ni Remulla bilang kanilang boss ay makaka-impluensya sa mga prosecutors. Sinong prosecutor pa ang magsasabing walang probable cause? Because if any prosecutor says that there is no probable cause, in effect, sinasabi nila mali yung kanilang sekretary. Sinong prosecutor ang gagawa noon? Samantalang hawak noong sekretary ang iyong promotion, assignment, etc., lahat ng administrative facets of your employment. Ayon kay Topacio, ang ombudsman ang mas mainam na humawak ng investigasyon. Mas kampante daw sila na magiging patas at walang halong politika ang investigasyon sa ombudsman. May jurisdiction din daw ang ombudsman sa mga reklamo dahil isang halal na official si Teves. The ombudsman is not a political office. Ano? The ombudsman does not serve at the pleasure of the president or anyone. At the ombudsman has a fixed 7-year term. Hindi mo pwedeng tanggalin yan except by impeachment. Number two, with all due respect to Secretary Remulla, alam naman natin yung track record ni Ombudsman Martires. Yan ay naging Sandigan Bayan Justice, naging Supreme Court Justice. He has a judicial temperament. There may be some shred of decency and sporting idea of fair play in the Secretary ay i-refer na niya sa Ombudsman. Sabagat narito naman ang aming basihan na maaaring ang ombudsman na ang mag-conduct ng preliminary investigation sa ilalim ng batas. Pero sakaling hindi papakinggan ang kanilang motion at matutuloy pa rin ang PI, ay dadalo naman daw ang kanilang kampo. Hindi raw sila nakadalo nung unang araw ng pagdinig dahil huli na daw nila natanggap ang subpoena. Pati sa records ay ipinakita ni Topacio, June 13 daw nangyari ang PI, pero June 14 daw natanggap sa opisina ni Teves sa House of Representatives ang subpoena. Ang motion to inhibit na inhain ng kampo ni Teves, ayaw na sanang sagutin ng DOJ, pero hirit nito. Siguro respectfully decline from commenting on this because anything that we say may be taken also as another quote-unquote sign. No? Pero just so we're clear, the Department of Justice is not a judicial or quasi-judicial body that performs judicial or quasi-judicial functions. The Department of Justice is under the executive branch, which performs executive functions. So we must afford the panel of prosecutors the free hand to handle the case under preliminary investigation. Samadala, ang Supreme Court First Division pinakokomento na ang National Bureau of Investigation o NBI sa apila ni Marvin Miranda, ang sinasabing co-mastermind sa Digamos Lake case na mapalaya ito. Kasama rin sa apelan ng kampo ni Miranda ay para sa issuance ng writ of habeas corpus at hindi magamit bilang ebidensya ang anumang impormasyon na nakuha mula sa illegal na pag-areso sa akusado. Tumagi namang magkomento pa ang kampo ni Miranda sa naging kautusan ng ESI dahil sa sub judice rule. Meron namang 10 araw ang NBI para sumagot sa naging resolusyon ng Korte Suprema. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.